morning world, hello universe, ayan sinasabi na nga natin na napakagandang umaga, hapon, gabi, kung saan man po tayong parte ng mundo. And today, we have a very special topic that we are going to discuss na makaka-relate po tayong mga overseas Filipino worker. And of course, it is my great honor na makasama po natin sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, ang napakaganda, napaka-sexy, napaka-talino, napakayaman. At napakabait, ano? Really? So from, yes, an expert that turns into become an advisor, a financial advisor. Please welcome, with me is Ms. Susan Maraisay Francisco. Ayan. Magandang umaga sa iyo, magandang umaga po sa mga kababayan out there. Yes, napakaganda ng ating tatalakayin ngayong araw na to. And thank you so much, Ms. Susan, dahil binigyan mo kami ng time para ma-discuss natin itong malaking problema sa ating komunidad. It's my pleasure. Ayan, di ba? Kamusta naman ang ang yayamanin talaga ng mga financial advisor? Ano? Hindi naman sa mayaman. Mm. Kumbaga lang ay a part ng financial planning that ito nga, tinatalakay natin to that we should have talaga. Mm. Kailangan talaga ay nakaplano ang lahat. Otherwise, lalo sa panahon ngayon, yes, nako, talaga, planning, budgeting, prayers is the most important. Exactly. Ayan. Alam mo, last week kasi na feature namin at napag-usapan ng isa rin napaka-sensitibong topic sa community, mm-hmm, which is ito yung tinatawag natin na depression. Mm-hmm. And from there, doon natin na-discover na pangalawa ang usaping pera na nagko-cause ng depression, especially sa ating mga Pilipino. Actually, medyo ano lang ako dun, pangalawa ba yan or pauna? Pauna. Oo, parang feeling ko nga ni Susan na una siya eh. Oo, kasi kung uobserbahan mo, nagkoconnect yan eh. Pagka may market scenario na, no? Yung malawa kang tanggalan ng trabaho, nawawala ng trabaho, diyan dumadami ang aksidente sa road, merong mga kababayan tayong maiinit na ang ulo. So, yan, nagko-connect-connect yan. At yan ay resulta, ano, yung depression na yan ay resulta kung ano man yung nangyayari dito sa market, sa kinalalagyan natin. Totoo. At actually, in simple ano lang, halimbawa, nag-delay lang ang sahod mo. Mm-hmm. Mainit na ang ulo, yes, mo, which course is affected na hanggang pag-uwi mo. Oh. So, nagkukos na din yan ng pag-aaway between mag-asawa or basta mainit ang ulo mo, madelay lang ang sahod mo. Eh, paano pa kung hindi ka na sumasahod? Exactly. Mm-hmm. Pag nadelay ang sahod, doon, yun yung pinaka-basic na, yes, nadelay ang sahod, so wala kang proper budgeting. Correct. Wala kang proper planning, wala kang savings, wala kang emergency funds. So, yun na yung cause ng init ng ulo. Paano na, paano na, paano na. And the income or monthly income, yan yung source ng ating lahat. Bayad sa bahay, pagkain, pampadala sa Pilipinas, food, school. Kaya napaka-importante po na we have to monitor, we have to budget, we have to manage it properly. Yes, ayan. Nagsisimula pa lang po tayo, mga kababayan. Wala pa po tayo sa talagang tunay at talagang topic na aming tatalakay ngayon ito. So before tayo dumiretso dito sa ating mga dapat na mga contingency plans na mga para sa atin, retirement or in anything, can we discuss on the part why we Filipinos nga ba is hindi talaga tayo marunong mag-distinguish kung ano yung pagkakaiba ng wants at needs natin. Actually, kanina yung conversation pa lang natin, sabi ko na, nabanggit ko na sa'yo, there is a keyword, especially to us Filipinos, yung disiplina. Kasi, reflection siguro po yan, sorry po ah, hindi naman siguro, especially nowadays, pero yun talaga yung nag-originate, yung disiplina natin sa sarili natin. At naging ano yan eh, kumbaga, dun sa kultura nating mga Filipino. So, hindi naman din natin nabiblame na not all of us na Filipino or Pinoy ay may disiplina. Pero yun lang po talaga ang keyword sa atin kung bakit hindi natin na-identify yung needs versus wants. Mm-hmm. Kasi we don't have discipline and sometimes deliberately we don't want to identify it, but we should identify, especially nowadays. So, ulitin ko yan. Napaka-importante, ano? So, discipline is number one talaga. Like, yes, for example,
especially here in Dubai, alam naman natin na talagang namumutagtag ang mga sale kaliwat kanan yes. dito. Yung tipo ng when you go to the mall, ang daming mga pula. Yes. So pag pula sale yan. Yes. So parang tayo, natitempt tayo na yes. bumili kahit na alam naman natin na hindi natin talaga siya kailangan. Yes. Diba? Karagdagan pa po doon, mm-hmm. ano, kasi minsan, especially those people who earn a lot, no? A lot. Hindi mm-hmm. na natin napapansin na ang bilis maubos ng pera. Mm-hmm. So, na yung word na sale, pag nakita natin, but please observe po, dun sa sale na yan, may mga hidden yes. charges din yan. True. So, pag bumili ka ng bumili, bumili ng bumili, pagpunta mo sa cashier, hindi, parang, bakit ganito? Oo. Parang hindi ako nag-sale. Mm-hmm. Ganon. So, oo. Be careful din po sa mga ganyan. All you have to do is, maging observant tayo. Yes. At, again, yung disiplina natin sa sarili natin. Huwag natin masyadong pakaasahan nyo. Kasi may hugot ako dyan eh. Oo. Laki ng sinasahan. Oo. Naku, mukhang malaki ang sahod talaga ni, ano, Miss Susan. So, parang on your personal experience, yes. parang ano na, pag ako din, aminado ako na during those times talaga na medyo yes. maganda ang kalagay ng ating trabaho at mm-hmm. you can say like manager ka ng isang kumpanya, mm-hmm. is talagang ang lahat ng credit card ay parang nasa correct. Sa'yo. Correct. At yung pag-spend, kasi parang, correct me if I'm wrong, Miss Susan, na sinasabi na the more kang maraming pera, the more ang nagiging expenses. True. And sometimes, may papasukan natin ng spiritual, no? Sometimes, mm-hmm. inaalaw tayo ng Diyos na dumaan dun sa mga bagay, no? Just for us to learn. Mm-hmm. Just for us to see kung ano yung ginagawa natin. Kasi tayo mga, minsan yung, especially sa personality, mm-hmm. no? Kung strong personality natin at we know that we are earning, a lot mm-hmm. of money's coming, kumbaga, hindi na natin nabibigyan pansin yung sinasabi ko nga disiplina, no? So, sometimes, nanggagaling na dun sa taas yung pagdisiplina sa atin. So, maging aware po tayo dyan na huwag tayong nadidistract or mm-hmm. nadidepress kung meron tayong, ayan, depression na, oo. Na may pinagdadaanan. Just go back doon sa spiritual, kung meron po tayong foundation na talagang merong pag-aaral o merong tinuturo ang nasa taas sa atin, ang Lord, para to realize na lahat ng dapat may disiplina tayo. Otherwise, magkakaroon tayo ng problema talaga at yung depression na dinadanas natin, lalawak yan eh, hanggang sa mga anak, at pati family natin. Affected. Ayun na nga sabi natin. So, ayan. So, again, ulit-ulitin natin hanggang matapos itong discussion natin na unang-una talaga na we need to have discipline. Correct. Discipline. Ngayon, alamin natin sa ating mga pang-araw-araw na pangailangan kung ito ba ay talagang pangangailangan natin or just gusto lang natin. Like, for example, in a simple scenario na may latest na gadget. Pero mm-hmm. meron ka namang gadget mo na nagagamit pa at the moment na mag- parang ano, affected si Ma'am Susan, nagre-react ka agad na, ay, dahil puso ito, bibili ka din. Pero meron ka pa naman na ginagamit mo. So ito, on this scenario, parang ang gusto kong sabihin is, ito, once mo lang. Mm-hmm. Hindi mo siya talaga needs kasi meron ka naman na telepono pa nagagamitin. Pero dahil nauso nga ang kakaibang mas mataas na klase ng telepono, mm-hmm. eh, bibili ka. Mm-hmm. So, i-distinguish natin yon kung kailangan mo ba to or gusto mo lang. Mm-hmm. Mm-hmm. I want to share with you, yung gadget na yan is very common examples na sa ating mga Filipino siya. Mm-hmm. Babalik ako dun sa, ganito lang po yung pinaka-pattern natin. Ano? Tandaan lang natin, halimbawa, sumasahod tayo ng 3,000 ngayon at biglang mm-hmm. naging 7,000 yung sahod natin. Wow. Kung ano yung expenses natin for that 3,000, ganun din ang gawin natin dahil sumasahod mm-hmm. tayo ng 7,000. It's very difficult. Pero gago, babalik po ako dun sa sinabi ko, disiplina. If we want us to have this magandang buhay, no? For you to start to save. Ganun po ang pattern niyan. And then, again, yung gadget is very common example na yan. Kasi tayo mga Pilipino talaga, well, included ako dyan, hindi ko alam, pero hindi naman ako mahirap.
mahilig sa gadget. Pero, kaya nang talagang siguro kalakaran na pag may nakita, oh, bago yan na, oh, gusto ko na rin. Pero, doon po sa pinaka-basic tayo, doon sa pagkain sa labas. Okay? Ako personally, natamaan ako dyan. Pagkain sa labas, if we can cook sa home, mapapangalagaan pa natin ng health. And then, ang budget. Okay, yung i-spend mo na 100 dirhams, siguro kung kayo ay dalawa lang pang whole day na yun, okay, eh. Oo. Ilang araw na yan. Yes. Ako nag-iisa ako. I have my dog lang, no, at home. Totoo yan. At pagka kumain ka sa labas, pinakamahina mong gastos 50 dirhams. Yes. Isang meal lang 'yon. Mm-hmm. But that 50 dirhams pwede mo nang gamitin for the whole day. Imagine po, ako, living testimony ako dyan, ang laki talaga ng natitipid. Kasi ako po ay binawala naman talagang kumain sa labas ng hotel ko just because of ano nga. So, nakita ko yung kaibahan. And then, now, I want to share it with you. Isa sa way to discipline yourself and to save money. Yung pagkain-kain sa labas. Pero hindi ko naman sinasabing i-deprive natin ang sarili natin sa pagkain sa labas. Because kailangan din natin yan, yung mag-enjoy tayo, magkaroon tayo ng at least, ano po tawag ng gift sa sarili natin. Pwede din naman, but not usual. Eh kasi ako dati eh, ang bahay, ang kusina ko talaga is sa labas. So, yun po, isang pinaka-importante din. Number one, magiging ano pa tayo sa health natin. Yes, kasi alam natin. Makakalagaan natin yung food and makakasave tayo ng money. It's guaranteed po. That's a very good point talaga. Ako, I admit na ano din talaga, laman din kami ng mga kainan sa labas na, which is tama talaga. Like for example, dalawa kayo nakakain, pinakamababa na siguro 120 plus may tax pa yon, di ba? Oo, ngayon. Oo, may tax pa yon. So, tama. Napakagandang point on, and I thank you for that. Kasi nga naman, for 100 dirhams, pag pumunta ka na sa grocery, like mga gulay-gulay, is parang for 3 days, makakonsume mo yun. And parang ito maganda rin na kung ikaw nag-o-office ka, maganda siguro din yung nagbabaon. Nagbabaon. Nakakatipid. Kasi, aminin natin na once na nasa location ka ng medyo kagandahang lugar na opisina, eh ang bilihin talaga, ay nakaaya-aya. Diba? So, kaya nga marami na rin mga Pilipinos ngayon na talagang may daladala na sila na baon nila na niluluto nila. Yes. Napakagandang point niyan, diba? So, mapunta tayo dyan sa mahilig tayo sa sale. Isa pa sa nagiging problema ng mga kababayan natin, no? Ang credit card. Okay. Okay, credit card. Aminin natin, ang dami pong nagkakaroon ng depression ang dahil sa credit card. Pero nung ginagamit natin yung credit card, tuwang-tuwa naman tayo. Napakasarap kasi eh. Sarap na ikas-kas-kas. Bakit nga ba tayo? Kasi nowadays parang if you have a salary of 4,000, magkakaroon ka na ng medyo mataas-taas na credit limit. Ang credit limit ko ay nasa 8,000 or times 3 of your salary, no? Kasi pag-usaping utang, kasi parang sa'yo yung utang, saan yung next month pababayaran. Pero, ang dami pong cases na talagang nagkakanda kulong na dahil sa credit card. Okay. Okay. Ang credit card po kasi ay, kung titingnan natin, napakasarap. Kung talaga, again, babalik ako dun sa disiplina, no? Kung titingnan lang natin, marami akong pera kasi may credit card ako na ganito. Lagi po nating tandaan na ang pera sa credit card ay hindi natin pera. Yes. Once na ginamit natin yan, yan po ay utang natin. It's not a simple loan. Kung i-compare nyo, may mga double-double charges yan at the back of that money na gagamitin nyo. And, tumutubo daily base. Mm-hmm. So, in daily base po, nag-i-increase, nag-accumulate yung kailangan mong bayaran. Kaya kung especially pagka nag-juju pa lang, ay nag-accumulate po iyan. And then, hindi kaila sa'yo, masusurprise ka, lubog ka na doon sa amount na dapat mong bayaran. It's more than. Mm-hmm. Totoo po yan. Again, lagi ko pong sinasabi, napakasarap kasing gamitin niya kasi kaskas ka lang ng kaskas. No? Pero, huwag po natin, ang credit card ay importante din naman. Oo, kasi, emergency, yes, magagamit. Oo, lagi po nating tandaan kung pwede lang na isiksik natin sa mga kaisipan natin na kung kayo ay may credit card, hindi naman namin sinasabi na magtanggal ng credit card. Yes. Minsan,
kailangan din natin, especially din sa mga online transactions like buying tickets, and then for investment, it's a valuable use pool of credit card kung mag-i-invest ka through the credit card. At saka malaki ang nadidiskwento yata pag mga transactions na ganyan. Yes. At saka may mga credit card na may mga points. Yes. Okay. The only thing is, we have to know our limit. No? Gagamit po tayo ng credit card, especially yung mga cash advance. Sandali. Eto, mapunta tayo dyan sa cash advance, ano? Ang dami ko kasi naririnig na ganyan. And again, on personal experience din, talagang naranasan ko din talaga na mag-top up at mag-cash advance na napakalaki pala ng... Yes. Sasamantalihin ko na yung pagkakataon na i-inform ang ating community na we have the financial literacy mentors po na ginagawa natin or sessions na ginagawa natin sa ating Philippine Consulate General, sa PCG. Na napakagandang programa ng gobyerno na ito. At isa sa mga tinatalakay po natin dyan dahil meron tayong mga kasamahan doon sa mentors na mga tigabangko. So, they are teaching how to use credit cards at kung paano nagsasuffer ang mga Pilipino and how to go out from that mga loans or liabilities. Isa po iyan sa mission ng ating financial literacy. So, I hope you will come pag nag-invite ng PCG. And there, ma-i-discuss po yung credit cards na yan. Oo nga. Yung proper way ng credit cards at yung interest. Yan, yung cash advance na yan, yung mga top-ups na yan, na-discuss yan. Kung ano yung interest in between cash advance and using the credit cards lang talagang normal use ng credit cards. Yes. Yung malaking tulong din naman talaga ang credit card. Again, yes. If we know how to use it properly at disiplina. Correct. Kasi minsan nga, yung nasasabi, i-describe mo muna kung ano ba ang pagkakaiba ng wants and needs. Kasi pag wants and needs, may credit card ka, pag puro na lang wants mo lang, kaskas ka ng kaskas. Exactly. And eventually, ayun, marirealize mo na ang laki-laki na ng binabayaran mo. Okay, so balik tayo dun sa ano na dapat may disiplina tayo sa kahit anong pag-spend ng ating kinikita. Pangalawa, ang credit card po ay hindi natin pera. It's loan po. No? Loan yan. Kailangan natin bayaran. And thirdly, credit card is kailangan din naman natin yan. No? Important use of credit cards. Dapat nating alam yan sa isip natin. Fourth, ang credit card po, gusto ko lang sanang i-highlight ito. Kahit anong klase po na sana panatilihin, again, disiplina, no? Panatilihin lang natin sa sarili natin na kung iyan ay utang natin, kaya tayo maraming nakukulong na kababayan. Totoo po yan. Kukunin ang kukunin ng pera and then tatakbuhan or hindi babayaran. Lagi po natin sa sarili natin na this is our responsibility. Yes. We use that money, so we have to pay. Lagi po nating uugaliin yan o iisipin. And then, disiplina again. Disiplina na kukuha ka ng pera, may pambayad ka ba? Yes. Kung wala kang pambayad, well, kung talagang emergency, no? May mga cases naman na talagang emergency, wala kang tatakbuhan kundi iyon, pwede naman ang makipag-usap kung wala pang pambayad. But not at all na hindi natin papansinin na. Kasi hindi lang po tayo o hindi lang kayo ang nasisira, kundi pang kalahatang komunidad. Yes. And at the same time, may susat. Tama yun kasi ginamit mo na nga yun eh. Exactly. So dapat bayaran natin. True. With due respect din naman sa mga kababayan natin na iba, marami din talaga na cases na talaga tinatakbuhan na kanilang mga obligasyon. But eventually, like, marami din cases na nandiyan sa airport, paliparan, na hindi na nakalabas papunta ng ibang bansa dahil may record ka na sa bansang ito. May record ka na because of mga, hindi mo nabayaran. Mm-hmm. So, ngayon, okay ka pa, tinakasan mo, but eventually, ma-apekto ka. And then, like, hindi ka makatravel. Dahil dito ka mag-stop over, nahuli ka, dahil nga marami kang bayarin. So, it is our responsibility talaga. True. Na bayaran natin. Nakatatakbo sa pagkatao natin yan. Yes. At saka, training na rin natin sa sarili natin. Right. So, pag ganun tayo, edi,
Lagi natin ginagawa na gano'n. No? So, naman. Parang simpleng ano din lang yan, kung may utang ka, magbayad ka. Kasi, yes, hindi din naman may iwasan na kahit naman ang mga mayayaman or mga businessman, may utang. Yes. Parang lahat naman tayo may utang. Yes. So, it's a matter of kung paano mo naman siya bayaran ko natin. Oo, totoo yan. Hindi natin sinasabi na huwag mangutang. Ang importante po dyan ay you know how to pay your utang. Tsaka mag-communicate tayo sa mga pinagkakautangan. Yes, correct. Kung wala pang bayad, pwede naman makipag-usap. Yes. And one seminar na-invite ako, may in-attendan ako, I forgot the speaker, pero galing din siya ng ano, yung hindi na nagbabayad, no? It has a lot of ways to pay the utang. Mm-hmm. If you really wanted to pay it. Yes. Kagaya nung magsubi ka, makipag-usap ka, wala ka pang pambayad ngayon, wala ka pang sa trabaho. Mm-hmm. Or scenario, wala pa akong trabaho, magbabayad ako pag nagka-trabaho ko. And then, suddenly, nag-accumulate ang utang, then nagka-trabaho. Mm-hmm. So, kung yung huge amount na babayaran niya, ay nalulula siya. So, kesa sa isipin mo na huwag bayaran yung malaking utang na iyon, eh why not, ito yung sinabi niyang way. Yes, paunti-unti. Oo. Why not save in an envelope, mm-hmm. at least in per salary, kung magkano yung kaya ilagay doon. And then, pag may nangut o nang singil, at least you have something to give. Oo, importante yun eh. Oo, kailangan po iyon. Oo. So, isa iyon sa pwedeng way to pay out the utang. Oo, ang ganda ng topic natin. Kasi with all honesty, marami po ang nagkakaaway-away na magkakapamilya, magkakaibigan, nang dahil sa utang. Exactly. Diba? So, imagine na din lang natin na during that time na nangailangan tayo, especially pag tayo ay nangutang dahil may emergency, so ibig sabihin, yung tao na nagpahiram sa atin, parang ano niya yan eh, tinatabi niya for his or his emergency din. So, during that time na may emergency ka, ipinahiram niya sa'yo yun. So, if, for example, nagsasuffer ka, wala kang trabaho, walang kinikita, why don't you magsikap to earn, kasi you know that you have responsibility. Pagpalagay natin hindi lang utang yan sa family, syempre magsisikap ka para ikaw ay magkaroon. It has a lot of ways dyan. Ang pinakamahalaga lang, you're healthy. Correct. Kasi kung hindi ka na healthy, wala ka ng way to earn. Yes. No? Pero as long as you're healthy, it has a lot of ways to earn. And if you have responsibility doon sa mga inutangan, you have to do something, no? Triplihin mo yung pagsusikap mo na yan dahil alam mo may responsibilidad ka. Correct. Na kailangan mong bayaran. Yun lang naman po ang kailangan natin para naiiwasan natin yung mag-away-away, masira ang pagkakaibigan. Hanggang sa Facebook na, nag-aaway na, nagsisingil na sa Facebook, hanggang umabot na sa kasuhan. Correct. Kasi nga, ito, minimension mo ang ganyan-ganyan. So, iwasan na lang natin yung gano'n. Diba? Oo. Sa bangko naman, nagtatrabaho. Sagutin nyo yung tawag ng bangko. Puso naman yan. Oo, at isa pa sa na-realize ko din sa mga kababayan natin na hinaing nila na, kasi naman itong bangko na ito, naiirita na ako sa katatawag. Actually, hindi po natin sila pwedeng i-blame kasi it's their job talaga na tawagan ka ng tawagan. Ginagawa din lang nila yung trabaho nila na singilin tayo ng singilin. Galing sa kataas-taasan yun eh, utos din. Totoo, so, bakit naman tayo maiirita? Alam naman natin, in reality, may utang talaga tayo. During the time, pinaplayan natin yung utang natin kung hindi tayo tinatawagan, di ba? Tayo tumatawag. Yes, di ba? Ganun lang yun. Di ba? Ganda ng ating talakayan ngayong umaga na to. So, ito, Miss Susan, advisable ba or do you advise personally na magkaroon tayo ng monthly na budgeting? Of course. So, sa monthly lang muna tayo kasi pag ginawa natin yearly, parang mahirap na. Sa monthly budgeting. Monthly budgeting is very important, especially ngayon po. Bakit ko laging sinasabi, especially ngayon, hindi kaila sa atin ang market kasi nasa market po kami. That's why we know and we are very aware sa nangyayaring scenario sa mga kababayan natin. Ano? Mm-hmm. So, maging lesson na kailangan budgeted. I have a lot of clients na minute and then suddenly that's the time lang na nagkakaroon sila ng awareness for them to budget pala. Importante. Magkano nga ba? Nagkakaroon sila ng pagtatanong sa sarili na gano'n. So, importante po na binabudget natin yung kung ano man yung pumapasok, no? Yun. Kailangan na mumonitor natin yan. Importante yan. Meron pa nga na tinuturo din sa financial literacy na mag-save ka muna
And then kung ano yung matitira, doon mo pagkasyahin yung mga expenses mo. Correct. Tama, di ba? Tinuturo yan sa financial literacy din. Yes. Sa PCG din. Na, yes. Na, so, advisable and highly recommended na magkaroon tayo ng monthly budget. Ayan. Ayan. Yes. Ang talang kong gawin dyan ay, kasi especially yung mga monthly salary, you know, how much money that you will, that it will come dun sa end of the month, no? So, meron ka na sa isip mo on bago dumating yung yung salary day na yon, meron ka na sa isip mo yung mga expenses na kailangan. Correct. Okay. Magkano yung papadala? Magkano yung babayaran mo? Siyempre, yung mga bills, no? Sa bahay, kuryente, then yung food, yung kasi isali na natin yung mga transportation na yan, yung car, dapat naka-several, yung mga immediate or needs talaga. And then kung may pinapadalan po kayo sa Pilipinas, kung magkano yung allocated. Yes. Yung allocation po na pinapadala sa Pilipinas, make sure na if you are allocating money, ay nakaano yung doon sa, wag po natin iaalis na dapat may naitatabi o may naisusube sa Tagalog tayo in monthly base. Whatever the amount, ito po ay tulong sa church, whatever the amount na naisisave mo, it's a savings. Doesn't matter kung one 10 dirhams lang yan, 20, yes. Basta po may naisisave, it's a savings. Oh, kasi kahit sabi mo na lang 100 dirhams in a month. Yes. Diba? Magkano din yun? Magkano yun at the end of the year? Oh, malaki-laki na yan. Sa atin, especially sa mga OFW na every penny counts. Yes. Di ba? Oh. Importante po. Ang ganda no ng ating topic. At napaka-importante dito mga kababayan. So huwag kalimutan na i-share po natin ito sa mga iba pa nating mga kaibigan, kapamilya, para magkaroon tayo ng literacy, kaalaman, kung ano dapat gawin natin in terms of financial, which is kasi itong usaping pera, palagi natin itong problema. Kaya nga tayo mga OFW, baka tayo nagpunta dito, is dahil hindi natin masustain lahat ng pangangailangan sa Pilipinas, especially pag may mga nag-aaral, yan, ang ano natin. Okay, nabanggit mo yung nasa Pilipinas tayo, wala tayo sustainable amount, kaya yes. Tayo nag-Dubai o nagpunta sa abroad. Kaya nang pagdating dito sa abroad, bakit meron na tayong enough money, the kulang problem is, nakukulang pa rin. Yes. So, I would suggest po, back to basic tayo palagi. No, nasa Pilipinas tayo. Para nagkakasya naman. Oo. Tapos nandito tayo, bakit ganon? So, we have to check po natin ang ating mga sarili. At again, disiplina po. Yes. Balikan natin. Mahirap yung bumalik tayo sa Pilipinas. Totoo na. Yan. Like what I've, laki na yung salary natin, parang mas lalong dumadami. Correct. Yung expense. Kasi nga, marami na tayong igagastos, di ba? Kaya feeling natin na parang ano, isang araw. Nakandami magaganda dito talaga. Kaya, nakaka-tem. So again, balik na naman tayo sa usapin na dapat lang ng disiplina. Disiplina. Ayan, di ba? Ito, punta naman tayo. Importante ito, no? Na, napakalawak talaga ng usaping financial. Like, for example, sinabi ko nga na, pinagsisimulan ito or ugat ng depression ng mga tao. Kasi ang daming mga nangyayari sa buhay natin na bigla ka na lang natatanggal sa trabaho, bigla na lang may aksidente na ang katawan mo ay bigla na lang nabaldado, nabalian ka, hindi ka na makagalaw, na wala ka ng choice kundi umuwi ka na lang ng Pilipinas. Hindi ka ready sa mga ganung bagay. Yes, so kaya importante siguro na ma-discuss din natin bakit nga ba tayo mga Pilipino hindi tayo nag-i-invest sa mga retirement or mga insurance natin na I think and I believe na napaka-importante. Yes, correct. Diba? In emergency cases talaga, like sabi mo nagtatrabaho ka sa isang construction, architect ka, engineer ka, umaakit ka sa mga building o pasalin, huwag naman na hindi sinasadya o aksidente, nabaldado ka, hindi ka na makapagtrabaho kung hindi ka na. Correct. At that time, hindi ka ready, wala kang backup plan. If you are a provider, isang haligi ng tahanan, or ikaw lahat na nagpo-provide, may mga anak ka, what will happen to the future of the children? Yeah. Ano ang mangyayari doon? And then, hindi pa iyon. Anong mangyayari or family? What will happen to that? And then, additional pa, you have to get yung pagpapagamot mo. Yes. Okay? So, kung hindi tayo handa, if you don't have anything, kasi, lagi ko sinasabi yan, pag nagtotalk ako na, why Filipinos
ay talagang hesitant na kumuha ng insurance. Why? Bakit, mga kababayan? Ako tatanungin ko na rin sarili ko, bakit nga ba ikaw, B, ay hindi ka kumukuha ng life insurance? Ano bang problema? Kasi, ang nasa isip natin, expenses yan. Oo nga. Okay? Expenses kasi yung insurance na yan. Ang hindi natin nakikita, kaya nga po meron tayong expadvisor ngayon na website. Yes. Ang hindi natin nakikita doon, ngayon, tinitingnan natin yung i-invest natin na amount. What if, nowadays, ngayong panahon na to, we can invest para sa insurance, no? Para kung hindi tayo mag-invest, and then dumating yung scenario na hindi na tayo pwede mag-invest. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Mm-hmm. So, paano ngayon ang mangyayari sa atin? Wala kang insurance, wala kang din pang gastos doon sa dapat mong magkaroon. Ano yun? Mm-hmm. Okay, directly, kung ang isang tao ay may kapasidad ngayon na mag-invest sa insurance at hindi niya ginagawa dahil ang iniisip niya ay expenses. Oo. What if nagkasakit siya? Mm-hmm. Okay? Ang isang tao na may sakit, gagawa ng paraan yan para magkaroon siya ng pampagamot kasi napakahirap ng may nararamdaman po. Yes. Napakahirap yung nagtatrabaho ka, may nararamdaman ka kung ikaw ay iaalaw pang magtrabaho. But what if pag sinabi na ng doktor na hindi ka na pwede magtrabaho? Okay? So, anong mangyayari sa'yo? Okay? Sa'yo, anong mangyayari? Uwi ka na lang ng Pilipinas. Ano ang mangyayari? Kung may family, anong mangyayari sa family? Yung provision mo para sa family mo. Anong mangyayari sa iyo dahil wala kang pampagamot? Okay? So, yung mga tanong po na iyon, ang dapat nating tinitingnan. Now, we don't have any appetite to save for an insurance. Pero hindi natin alam, ang insurance lang talaga ang makakapagbigay sa atin ng pera that time na hindi na tayo wala nang pwedeng magbigay sa atin. At ang insurance po talaga ay kinukuha yan during the time na hindi mo siya kailangan. Yes. Kasi once na kailangan mo na siya, ay hindi ka na nilang mabibigyan. Wala nang makakapagbigay sa'yo. Even the expadvisor, magtatumbling man ang expadvisor, wala nang pwedeng provider na ibigay sa'yo kasi kailangan mo naman siya talaga. Oo. Importante. Kaya pala, nowadays, no, marami din ang kakilala ng mga kababayan na talaga nag-i-invest sila sa insurance. Mga bata pa sila, mga newlywed pa lang, nag-i-enroll na sila, buong family ini-enroll na nila. Kasi parang may range siya from ganitong taon, mas maganda, mabilis mo siyang matatapos and then bungee ka na lang. Oo, may right age po kasi ng pagkuha ng insurance, which is young age, no? If you can start at the age of 25, it's better. That is the right age to get for this kind of investment to go in, no? To join. Why? Because bata ka, you have good health, and you're earning well, meron kang pang kuha ng insurance and it will end at the age of, let's say, kung 25 ka, you have 15 years term. Ilang? 25 plus 15, ilang taong ka pa lang nun, and you're stable correct. Because you have already this kind of investment. Uh-oh. So, but V, as sa nakikita ko po ngayon, ay ang financial literacy, you mentioned financial literacy, ay hinug na sa market natin yan. Napakarami, mga kababayan. Wala tayong dahilan para hindi maka-join sa isang financial literacy. Kung ang financial literacy seminars po na may nagpo-promote that if you don't have any amount na pwede ibayad dito, meron po tayong Philippine Consulate na nagbibigay ng free service for financial literacy. So, wala na tayong daan para hindi matuto ng ngayon. Which is very important po talaga yung mga financial literacy na yan. Oh, tamad lang kasi tayo mga kababayan umatin. Kasi ito sabihin natin, okay naman ako kasi sumasahod naman ako ng maayos, okay naman ang health ko. Pero eventually, marami tayong mga bagay na dapat matutunan. Correct. Na may i-apply natin sa pang-araw-araw natin. And in the future, talaga magagamit natin siya. Kaya dapat umatin talaga tayo ng mga financial literacy. Yes. Or if you don't have time, nandito naman ang ating advisor. Yes. Kung wala ka pa rin time to face with the advisor herself, eh meron naman siyang website na pwede kayong mag-message na. Kasi nowadays, ganun na. Yes. Dot na okay, magtatanong ka na lang doon. May sasagot naman sa inyo. And that is the purpose why I open or naglagay ako ng website po. If
busy ang isang tao, you can easily, pag namamahinga kayo, just access po yung www.expadvisor.com. Yes. And then you can easily get in touch to me kung ano yung mga inquiry niyo. Mm-hmm. You can ask for free. Yun ang purpose niyan po. It's a kind of advocacy na to reach out our kababayan. Yes. Na kailangan ng advice, kailangan ng matuto, magkaroon ng idea. Okay. So, this is very important po. Mm-mm, totoo yan. At saka, ano naman kayo? Millennials na ngayon, di ba? So, kailangan lang natin talaga na tayo sarili natin to have a discipline and to reach out sa mga ganyan kung bakit. Kailan pa ba tayo hihingi ng advice? Kailan pa ba tayo hihingi ng tulong? Kung kailan bauna-bauna tayo? Yan ang isa pang attitude natin ng mga Pilipino na kung saan, lubog na lubog ka na, doon mo palang nare-realize na, ay, dapat pala nung panahon na to, ginawa ko to. Nasa huli nga ang pagsisisi. Oo, hindi nga napupunta talaga sa unahan. So, ngayon, pwede naman natin siyang baguhin. Kasi yes, once you attend ng mga financial literacy or once you talk to professionals like Miss Susan here, doon may enlighten yung mga kautakan natin natutulog na, ay, kailangan talaga pala natin to. Ngayon, sasabihin nila, o baka nine-network ako o binibentahan ako na, oh yes, bakit talaga naman inaano ang insurance? Which is sakta. Hindi naman sila ang gagamit, kundi tayo din naman. Okay. It's your benefit. Yes. And then, isang dahilan pa, I think, sa mga kababayan natin, kasi usual yan, baka mahal. Oo nga. Mahal. Diretso tinanong, mahal ba? Ang kumpanya po namin, or we can, if you will talk to ExpAdvisor, we can find a product which match or fit with your budget. Mm-hmm. So, hindi po kami, a lot of insurance companies naman kasi na mandatory sinasabi yung amount, no? Pero as a part ng advocacy po is to match or to find a budget na magmamatch kung magkano lang yung kakayanan, yung komportable ang kababayan. Yes. Ito po ay parte ng advocacy na ang advocacy is to give at least protection. Doesn't matter kung iyan ay maliit o malaki. Mm-hmm. So, just get in touch lang po. Hindi po natin po problemahin if you have 100 AED, yeah, 300, 200 AED. Hindi po natin pagdidiskusyonan yan. Ang product will be tailored kung ano man yung available or capacity ng isang tao. Yes, yes. Kasi siyang para sa household workers po. Oh. And then yung bracket na yun, nandun ang mga drivers, waiters, nandun yan. So, wag po at pag tinailo o pag kinreate ng PCG, definitely there will be a product na magmamatch doon sa needs ng mga kababayan natin. Kita nyo na, yan hindi natin alam ha, na karamihan sa atin or sadya lang talaga tayo nga nagpipikit mata at nagsasara ng ating mga uka in terms sa ganito. So, importante po ito na kasi pag uwi din natin, ano ba yung inaasahan din lang natin? Oo, diba? Wala tayong, actually parang halos lahat ng mga Pilipinos o FWs, wala talaga tayong emergency fund. Correct. Which is very important. Wala. Doon tayo mag-umpisa yung sinasabi ko kanina. Mm-hmm. Whatever the amount that you can save in monthly base, that is savings. Mm-hmm. So, you can put a part ng emergency fund yan. Mm-hmm. Napaka-importante yan. Although, ang product po na binibigay namin when it comes to insurance naman, you can consider it as cash on hand. Mm-hmm. Kasi the time na kailanganin mo na, wala ka na, dead end ka na, wala ka nang pupuntahan kasi pinauwi ka na ng doktor. Oh. At pinauwi ka na ng bansang ito. Oh. You have a money that you can collect. Correct. Replacement na po ng income yun. Which is very good, di ba? Mm-hmm. Napakaganda po. At Importante. Hindi ako makakita ng dahilan para hindi tayo kumuha nitong investment na ito. Mm-hmm. Kasi ang usual kasi nagiging problema, paano kung hindi ko matapos? Oo. Ayan. Okay. Isa pa yan, talakayin natin yan. Paano nga naman kung hindi matapos si kabayan? Okay. Meron po tayong tinatawag na risk period lang nitong product. And then, if you will go out for that risk, ang plano po ay very flexible. And then, it will be depends sa provider nyo, how they are considering the scenario. Mm-hmm. No? Sa amin po, as financial advisor, pag meron kami na-encounter na ganyan scenario, what our job is to represent the client to the provider. So, meron mga negotiation dyan that we can ask consideration na nakatanggal ito sa trabaho. So, at least in grace period mo, we can extend it. We can give you option. Within that,
yung locking or rest period na 2 years. And if you are out to that 2 years, may pera ka na. Oh, nakita nyo yun. There's no reason to get, sabi ko, you have money can collect. Natagal ang trabaho yan, so you have money that you can collect. O kasi mahirap naman din talaga yung mga ganyang nangyayari sa buhay natin na all of a sudden nagsara ang kumpanya, na kailangan lahat ng tao is wala, naranasan on my personal experience, talagang ano, all of a sudden, bigla na lang 1 month notice na sinabihan kami na magsasara yung kumpanya, mamili ka, umuwi ka ng Pilipinas, or magstay ka dito. Correct. So, pag nagstay ka dito, bibigyan lang sa'yo yung mga salary mo, kung ano na yung dapat na makuha mo sa kumpanya, parang hindi enough para isustain mo, maghahanap ka ng trabaho, magbabayad ka naman ng bahay. Mm-hmm. So, from there, natuto din ako na talaga importante na meron tayong mga ganitong bagay. Yes! At isa pa, ito pwede ko na last word dito. Oo. Yung message ko lang ganito. Ayan. Halimbawa, natanggal ka sa trabaho but you're healthy. Mm-hmm. All you have to do is to find another job. Tama? Oo. Sa market ngayon, kung sinasahod mo ay 6,000, makakakuha ka ng offer ng 4,000. Bababa. Bababa. But still, you can work. Mm-hmm. Okay? The problem is, pag nagkaroon tayo ng problema sa health, yun ang sinasabi ko, dead end na yan. Wala nang kumpanya na tatanggap sa atin, hindi na tayo pwedeng bisahan, at ano pa, wala na tayong trabaho, hindi na tayo pwedeng sumahod. So, kasi mas pipiliin pa ng kumpanya na mag-hire sila ng medyo bata sa'yo dahil mas ano pa yan. Medyo unhealthy ka na hindi ka na capable to work. So, wala ka ng chance to earn. So, yun lang po yung difference nung healthy ka, natang tinanggal ka sa trabaho, you can still find a job. Mm-hmm. Pero natanggal ka sa trabaho, dahil hindi ka healthy. So, all you have to do is to search for a cure na. No? Quality treatment na para sa sarili mo. Sinabi ng doktor, you have to go for early retirement. Ayoko yung mga salitang early retirement, 40 ka pala, pinagre-retire ka na. Hindi, kasi diba, wala ka namang choice kung at the age of 45, pinag-early retire ka na dahil may diabetes ka na, may sakit ka na sa puso. Correct. Ay, hindi ka na nga talaga magpapansyon. Oh, ng maayos. Eh, mag-hire na lang ang kumpanya ng napaka-healthy pang tao. Correct. Para mas magamit pa or makapag-contribute pa sa kumpanya ng mas matagal-tagal. That is not, hindi natin kontrolado kasi yan. But if we will discipline ourselves, we will do planning, especially sa earnings natin, everything will be under our control, especially our finances. Kasi tayo din na naman talaga, hindi naman yung kapitbahay natin ang mag-control ng ating mga pera. Ikaw naman ang sumasahod every month. So, disiplina nga. Isa pang gusto kong i-share, I know that, minamabuti niya. I have a client kasi it's physical fitness advocate. No? Couple sila. Pareho silang advocate. And I think na i-share ko na sa iyo to na after 6 months of taking, before na hindi sila, na wala silang anak, they are not interested to go for insurance. Mm-hmm. No? So what I did, i-finalo ko lang sila. And then nung wala akong chance talaga, ayaw nila magbigay ng meeting, wala pa silang anak. Nagpahinga po ako sa pag-follow. Mm-hmm. And then after 2 years yata, nakita ko na naman nagpost sa Facebook, meron na silang anak. Mm-hmm. So, nag-start na naman ako ng ulit. Kumuha na kayo ng insurance, not for you, but for the child. Okay? Mm-hmm. So, ang ginawa ko ng kababayan na ito ay nagbigay ng meeting December 2016, I think. 2016, nagbigay ng November actually, December nag-sign ng plano. Healthy yan ha, healthy living, healthy lifestyle, healthy food, lahat ng healthy. After taking that policy, 2017, July, nag-claim na yung babae, leukemia. After 6 months lang. And then after, they are healthy. So, hindi na, the point is, hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kailangan ng insurance kasi healthy ako. Yes, wala na akong sakit. Yes. After 6 months of having the treatment, nag-pass away yung babae. Oh my God. So, this is the worst scenario po na I just want to, gusto ko lang ma-open ang ating kaisipan na mayroong mga bagay na hindi natin kontrolado. Yes.
So why not, while healthy, if you are young, much better, why don't you go for a valuable investment that can take care of those sa mga ganitong scenario? Yun lang po ang ma-share. It has a lot of experience. In 10 years in industry, napakarami na po nating experience at nakitang scenarios, which is, nakita natin how valuable ang insurance sa ating mga expat. Totoo. No. Kaya, hindi po talaga, me, myself, pag talagang nagsalita ako, it's insurance directly. I'm not going to financial, ganyan. Totally, directly, sasabihin ko po sa inyo, go for insurance. Yo. So, yun lang po ang message. O, diba? It will really help sa ating lahat. Kasi ito na din, advocacy na din natin. Sinimulan natin ang 2019 dito sa ating Kapet Pandesal Diary na mag-reach out sa ating mga kababayan in terms of depression, mga awareness sa financial, at marami pa po kami ilalabas dito na talaga namang kapupulutan natin lahat ng aral at ma-open ang ating mga utak na dapat pala na ginagawa natin. Meron pa akong gustong i-ano sa'yo, i-add yung sa depression. Di ba napag-usapan natin? Yes. Kasi napakalalim siya na discussion. And I would like to personally magpasalamat kay Conjen, Paul Raymond Cortez, kasi natuwa siya when nung nirelease natin itong usapin na ito ng depression dahil napakalalim nito. And as a social media influencer, sinasabi ko nga palagi na we have social responsibility sa community natin. So gamitin natin yung mga platform natin to raise awareness. Ayan. Kasi nga po yung depression na iyan, ang pinagagalingan yan, especially nga yung mga financial aspect na yan, na pagka nagkaroon na tayo ng problema sa pera, pumapasok na yung depression. Yes. But if we are properly naka-structured, especially sa earnings natin, siguro ma-depress man tayo, but we know that may backup. No? Hindi ka masyado ma-affect. We are still in control sa scenario. Totoo yan. Totoo po yun. So, start now if you are not yet in the platform of budgeting, planning. Start now po. That's why these media personals are here trying to reach out, trying to impart the messages. Kasi nga po, ay...